So welcome back naman po sa ating YouTube channel. May nag-comment po sa last video ko o yung bagong upload ko na si Randy Pasuhil. Paano po daw gumawa ng incubator? So ito na po, saktong-sakto po yung tanong mo dyan sa gagawin ko ngayon, dahil ito talaga yung susunod na video ko o susunod na vlog ko, paano gumawa ng incubator. So welcome to Chicken Bladder. Yung sukat po nito 16 inches, tapos 2 feet. Ito yung 2 feet dito, ito yung 16 inches dito. So tara, simulan na po natin. Una po natin gagawin, magkabit po ng wire o mag-install po ng wire para po sa ilaw, bago natin ikabit yung mga installation dito sa mga tray po natin, yung bakal, yung thermostats at saka yung switch. So dito po muna tayo mauna yung mapag-install dito sa ilaw. So ito po yung una natin gagawin, mga idol. Mag-i-install po tayo sa ating wiring. Kabit lang po muna natin to. Babala po ha, huwag nyo pong gagayain to, lalong-lalo na sa mga bata na hindi pa expert po sa pag-wiring, dahil tendency po nito masusunog. Tapos dito, sa pangalawa naman po, saktong-sakto po ngayon yung paggagawa natin ng incubator, dahil pangatlong araw na naman po. Magsasalang po tayo ngayon sa fourth batch. Nasa mga 60 or 50 pieces po yung makukolekta natin lahat na itlog ngayon o yung isasalang natin sa fourth batch. Puno na kasi yung isa kong incubator. Kaya ito na naman po, gagawa tayo ng panibago. Tuloy-tuloy po yung pangingitlog ng mga manok natin, dahil po sa diskarte natin, paano po magpadami ng mga itlog. So ito na po. So next po natin gagawin, mga idol, kukuha po tayo ng sukat dito sa ibaba. Igitna nyo po, halimbawa ito 15 inches. Igitna nyo po, nasa 7.5, para po makuha nyo yung saktong gitna po ng paglalagay ng ilaw natin. Para po ito sa ilaw, dito naman po sa kabila. Yun. So guguhitan lang po natin. Ito yung pinakagitna o paglalagyan po natin ng ilaw. Yan. Dahil ganito po yung disenyo ng paglalagay ko sa ilaw, kasi yung gagawin po nating tagapantay ng init o yung humidity po natin, tubig lang po. Yun pong mini fan, yun po yung gagawin ko para po yun sa ano, sa hangin o yung para kakalat po yung init po dito sa taas, dito po sa loob ng incubator. So ngayon, dahil wala pa tayong mini fan o yung para panghangin, tagabuga,
Tubig muna yung gagamitin nating humidity. Narapa sa inyo yan. Kung meron na po kayo yan, dito po nyo ilagay yung dalawang ilaw na to. Kung meron kayo nun. Kung wala, dito nyo po ilagay sa gitna, isa-isa. Bawat sulok yun sa gilid. Ayan. Ganyan po yung pag-disenyo nyo, tubig lang po yung gamit nyo. Ito po, halimbawa po, dahil ito po yung bagong didisenyuhan ko dahil wala pa akong mini fan. Ganito po yung paglalagay po. Ito po yung paglalagyan po ng tubig. Ito po yung tagapantay. Dito po sa gilid, yung ilaw. Halimbawa po, ito po. Ipapakita ko po sa inyo ha, para maintindihan niyo po. Ganito po. Dito po yung dalawang ilaw. Ganito po. Dito po yung dalawang ilaw. Ganyan po yung disenyo. Kung halimbawa may mini fan po kayo o yung panghangin, ganito po yung disenyo na gagawin nyo. Ganyan. Tapos yung mini fan, dito nyo po ilagay. Para yung hangin doon sa patungo doon sa ilaw, buga doon sa taas. Para papantay yung init po sa itlog. Kung tubig naman po, ganito po yung disenyo niyan. Ganito po. Nasa gitna po yung tubig. Take note lang po ha. Paglalagay po kayo ng tubig, siguruhin nyo pong walang butas yung paglalagyan nyo ng tubig. Kasi masusunog po yung incubator natin dahil yung wire po nito nasa baba. So tara, install na po natin. So dito na po tayo mag-uumpisa. Dito nyo po ilagay yung wire. Dito po sa may gilid. Kasi dito po tayo bubutas. O yung gagawin nating saksakan po para sa ilaw, direkta po dito po sa sa thermostats at saka sa yung sa ilaw. Yan, ganito po yung disenyo nyo paglagay. Nasa gilid po yung mga wire. Yan. Yun, dito naman po sa gilid. So next po natin gagawin, bubutas po tayo dito sa gilid o dito sa basa taas. Depende na po sa inyo yan kung saan nyo idadaan yung wire para po sa saksakan po ng ating mga ilaw at saka yung sa thermostats. So ayan, nakapag-connect na po ako dito sa dalawang wire, positive at saka negative. Dito ko po idinaan yung wire para po sa thermostats. Pag dito kasi, tapos dito naman, balik naman dito sa wire. Dito ko na lang po dinirekta para po diretso dito sa taas. Dito ko po kasi sa gilid ilalagay yung wire para po maganda, malinis tingnan yung incubator natin. So tara, simpisa na po natin. Kailangan ko muna lagyan ng electrical to para po iwas disgrasya o iwas sunog. Ayan. Tapos pakuan na lang po natin dito sa gilid para po
malinis tingnan yung pagkakabit ng wire natin. Ito naman. Yan. Papakuan po natin to dito sa gilid. Yun. Yan. Ganyan lang po kadali mag-install po ng wire para po malinis tingnan. Dito nyo po sa gilid po talaga ilalagay yung mga wire po ng ating incubator o yung para po sa thermostats. So next po natin gagawin, dito po natin idadaan to sa gilid. Patungo dito sa gilid, tapos pag ganyan na naman po para po direkta na po dito sa thermostats. So umpisan na po. Higa muna natin yung incubator natin. Tapos dito sa gitna. Yan. Tapos dito naman po sa gilid. Dito na lang. Dito na natin idadaan. Ganyan. Hanggang dito na lang po ilagay nyo. Kasi may pintuan pa po ito. Tapos dito yung butas, maganda po tingnan. So sa gitna muna natin ipapako, bubutasan muna natin bago natin pakuan dito ulit para po kukonekta na po yung kuryente po natin dito. So next po natin gagawin, dito na po tayo, bubutasan po natin. Yan. Yun. Tapos dito na tayo sa thermostats. Ayan. Ito po pala, itong wire na to, yung itim ito, yung mataas. Ito po yung tagapatay sindi o taga-detect po ng init sa loob. Kusa po itong mamamatay pag naka-detect po to ng sobrang init o yung marireach na ano, marireach na init sa loob. Yan. Tapos itong namang red at saka black, dito lang po sa labas yan kasi dito po natin ilalagay yung ano nito, yung saksakan. Yan. Ganito po yung disenyo niyan.
Yan po. Ganito lang po yung disenyo. So, ikabit muna natin to para di po tayo mahirapan sa pag install po mamaya. Ganito lang po. Okay na po yan. Tapos, balik naman tayo dito sa loob. Dito na po tayo mag-i-install dito sa loob. Ito po yung black. Ito po yung negative. At ang yung isa po, ito po yung positive. Yan. So, dito po natin puputulin yung wire. Tapos, connect po natin yung positive at saka negative. Ito dito yung isa, dito yung isa sa baba, yung isa sa kabila. Ito. So, ayan, tapos na po, tapos ko na pong na-tap yung wire po natin para po sa thermostats. Yan. Huwag na lang po ninyo masyadong higpitan yung pagkapako para po kung magkakasira man yung thermostats natin, mabilis nyo pong mahila yung wire po nito. Hindi na po kayo puputol dito sa ano, sa may wire po para sa ilaw. Yun. Ganyan lang po. So, ito naman po, ito yung pinaka-importante, yung detector po natin para po sa init. Ilalagay po natin to dito po sa gitna o sa pinakataas. Ganyan lang po. Idaan lang po natin to dito. Yan. Tapos dito sa taas. So itayo na po natin ulit. Yan. So next po natin gagawin dito na naman po sa ano, sa labas. Ito na po yung pinaka main source ng kuryente po ng thermostats po natin o yung socket. So iko-connect na po natin 'to. Dito muna tayo mauna sa positive. Yan. So, ayan, tapos ko na po. Next po natin gagawin, itatry po natin o yung papailawin po muna natin para po matest natin kung gumana po ba yung ilaw natin. So, ito na po. So, ito na po, itatry na po natin. Lagyan muna natin yung ilaw bago natin isaksak yung pinaka main source ng ano natin. Wire. Ito naman po yung isa. Yan. Naka-ready na po. Saksak na po natin kung gumana ba o hindi. Baka may problema po sa mga wire natin. Mabuti na po natin i-test natin agad. Ayan. Yan na po yung kabuuan po ng dalawang ilaw. Tapos yung thermostats naman po natin, ito naman po. Ayan. Titingnan po natin kung nakaset ba o wala. 34.5. Dito naman po sa kabila, 35.5. Ayan, okay na po yan. Antayin lang po natin uminit. Tapos,
mamaya magsasalang pa po tayo ng mga itlog. So bago po natin yan papainitin, magsiset up pa po tayo para po sa paglalagyan po ng tray. So ito na po, may kabilya na po akong nakahanda para po dito sa layer po ng ating tray, paglalagyan. Una po natin gagawin, bubukasan po muna, lalakyan natin yung mga butas nito. Ayan, tapos na po. Sa mga magtatanong po dyan o magpo-comment kung para saan to yung bakal na to, ito po yung paglalagyan ko ng tray o yung parang lalagyan po ng ganito po yung tray. Nakagawa na po kasi ako para dito. Ito po yung paglalagyan po dito. Ito, ganito po yan. So, ilagay na po natin para makita nyo. Papasok ko muna po dito, tapos ayan, tapos ko na pong gawin yung tatlong layer po ng tray. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po maglagay po ng tray dito. Mamaya ko na po ilalagay yung para sa tubig. Ito muna yung sa tray. May nagawa na po ako dito kahapon po. Niready ko na po to para hindi po mataas yung video po natin. Ito, tatlong tray. Ganito lang po maglagay. Para hindi po tayo mahirapan po sa pagsasalang po ng itlog. Ganito po yung diskarte ko. Ganyan. Ganyan lang po kadali gumawa po ng incubator. So next po natin gagawin yung pintuan po nito. Didesignan po natin, lalagyan po natin ng fiber yung sa gitna para po makita po yung ilaw o yung pagpipisa po ng mga itlog. So, ito na po yung pintuan po ng ating incubator. Yung gagawin na lang po natin ay bubutasan po natin yung gitna kasi lalagyan po natin ng fiberglass para po ito sa harapan para po makita natin yung pagpipisa po ng mga itlog o yung paglalagay po natin ng itlog kung gusto nyong tumingin kung may napipisa na ba. So, ito po yung pintuan niya, tapos ito po yung fiber nalalagyan o yung susukatan po natin. Ito po. Ganito lang po gumawa ng incubator. Mabilis lang po. Kung gusto nyo lang po gumawa. Ito na lang po yung kunin yung sample para po mabilis po kayo matapos. So, ito po yung guhit na to. Huwag po dito nyo ikakat yung pintuan po natin o yung plywood. Gagawa pa tayo ng isa pang guhit sa bawat gilid po nito. Kasi ito po yung ikakat natin para yung kakapitan po ng fiber
may makakapitan pa po. Tanti po talaga na masubaybayan nyo yung video to para po malaman nyo talaga kung paano to gawin. Sunod, dito naman po sa gilid, sa baba. Ganito lang po. So ito yung guhit, ito na yung guhit na kakatinan, yung ikakating po natin, ito na pangalawang guhit. So next po natin, maggagawa po tayo ng butas dito para po daanan po ng jitsu po natin. So ito na po, nabutasan na po natin. So next natin gagawin, ikakat na po natin yung linya po nito gamit itong jitsu. Yan. So ayan, nakat na po natin. So next po natin gagawin, kung gaano kakapal yung fiber po natin, ganun din kakapal yung pagkat nyo dito sa gilid po ng ano, sa gilid po ng linya po ng fiber. Ganito po. Ganito. Para po mapantay po dun dito po sa kahoy yung fiber po natin, kasi lalagyan pa natin ito ng PVC pang design po, para maganda po tingnan. So ikat na po natin. So next po natin gagawin, yung kinatingan po natin dito sa gilid po ng fiber, kukunan pa natin ng konti para po malibing yung konti yung fiber po natin. So ayan, tapos na po. Next po natin gagawin, ilalagay po natin yung fiber. Ito po yung ibig kong sabihin kanina, na huwag nating ikakat yung linya po dito sa gilid po ng fiber, kasi para po may makakapitan po yung fiber po natin sa pag lagay natin ng PVC mamaya. So next natin ilagay nito, yung gawin natin, ito na po yung PVC, didesignan po natin para po sa gilid po ng fiber po natin.
So ayan, natapos ko na po yung frame. Ang kulang na lang po nito ay lalagyan ko po ng screw para po hindi na po matanggal yung fiber po natin. So ayan, natapos ko na po yung pintuan. So next natin next po natin gagawin yung bisagra na naman po para po sa pintuan dito. So ito na po, nalagyan po ng bisagra. I-test po natin kung gagana na po hindi. Ayan na po. So ayan, antayin lang po natin na magiging 35.5 po yung thermostats natin at kukusa po yung sa loob na mag papatay po yung ilaw dyan. So, antayin natin saglit para matest po natin. Tapos, maya-maya lang, magsasalang na po tayo ng itlog dyan. So, ito na po. Nandito na po tayo sa 35.4. Pag tungtong po ng 35.5 po niyan, yung ilaw po dito sa loob, kusa na po itong mamamatay. Tapos, balik na naman po sa 34.5. Kusa na din po yung ilaw. So, antabayan na natin. Antayin natin mag 35.5. Ayan. 35.5, pumatay yung ilaw. Pagdating na naman po ng 34.5, kusa na naman yung ilaw dyan sa loob. Ayan, 34.5. Umilaw na ulit yung incubator po natin. So, super successful po yung paggawa po natin ng incubator. So next po natin gagawin, mag-incubate na po tayo ng itlog. Mangungulikta tayo ngayon sa third batch at saka fourth.